sa patuloy na pagkonsumo po ng tahong o muscles sa mga Pilipino, isang proyekto po ang sinimula ng University of the Philippines, Visayas at funded ng Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources Research and Development ng Department of Science and Technology na nakatutok po sa pag-transform ng basura mula sa shell ng tahong upang maging mahalagang yaman na makatutulong sa kalikasan at magbubunga po ng positibong epekto sa ating lipunan. At para bigyan po tayo ng impormasyon tungkol sa proyekto na AVAMOS, makakapanayan po natin ang Associate Professor ng Department of Chemistry, UP Visayas, na si Dr. Concepcion Ponce. Good morning po at welcome sa Rise and Shine Pilipinas. Good morning po. Good morning, Diane. Good morning, Audrey and Titi. Good morning po, Dr. Ponce. Maaaring niyo po bang ipaliwanag po sa amin kung ano ang kahalagahan po ng proyektong AVAMOS in transforming muscle shell waste into nanomaterials? At ano po ang potential na epekto po nito sa pangalaga po sa ating kalikasan po? So bago ko ipaliwanag yung kahalagahan ng AVAMOS, papakilala ko muna yung grupo namin. So ang AVAMOS or A Valorization of Agri-Fisheries Materials Using Opportune Science ay trademark ng grupo ng mananaliksik sa UP Visayas at ako ang leader noon na ang layunin ay gumawa ng mga makabuluhang bagay mula sa mga materyales na tinatapon na lang at nakakasira sa kalikasan. So yung sinusunod na grupo namin ay mga prinsipyo ng circular economy at green nanotechnology. So ginagawa namin ay tinitingnan namin ang mga nangungunang paraan ng pagproseso ng yamang dagat at agrikultura ng rehiyon. So pinakamataas dito sa rehiyon ay ang pag-process ng mussel at ginagawa namin ang paraan kung paano makakuha ng nanomaterials mula sa tinatapon nilang mussel shells. So tinitingnan din namin kung paano mabawasan ang pagkalat ng basura galing sa mussel shells, paano maiwasan ang paggamit ng marahas na chemical para mag-convert namin ito sa nanomaterials at paano namin mapababa ang paggamit ng enerhiya habang kino-convert ang muscle shells into nanomaterials. So, ang halimbawa nito sa Western Visayas, meron kaming grupo dito na ang ginagawa nila ay magbuo ng low-salt muscle patties. So, kung ang isang tonelada yung muscle patties na gagawin ng grupo, mahigit na isang tonelada ang muscle shells na nababasura ng proyekto nito. So kung isang tonelada ang nababasura, magkabundok ang itsura ng basura kung hindi ito matutugunan at ito ay nakakasira sa kalikasan. So ang ginagawa namin ay ikino-convert ang muscle shells into nano-adsorbents tsaka nano-fertilizers, mga bagay na mahalaga sa aquaculture at sa agriculture. So sa ganitong paraan, ang proyekto ay nakakatugon sa problema ng pagdami ng solid waste sa rehiyon habang nakakadagdag ng kita ng mga muscle processors at the same time, pinapangalagaan namin yung kalikasan. Okay, Doktora, binibigyan din sa implementasyon ng proyekto ang pakikipagtulungan din sa mga industry partner. Paano po nakakatulong yung cooperation na ito sa pag-achieve ng mga layunin ng proyekto at ano yung papel nila sa proseso nito? So, sa long-term goal ng mga project namin sa DOST, tinitingnan namin kung paano matransfer yung technology sa community. So, since community yung aming beneficiaries, umpisa pa lang ng project, mahalaga na makausap na yung mga industry partners kasi sila yung nakakaalam kung ano talaga yung kailangan nila sa kanilang industriya. Mas nakakapagbigay sila ng mahalagang impormasyon at data hinggil sa problema nila sa production at sa compliance na rin sa requirements ng regulatory agency. So isang halimbawa nito yung muscle project namin. Nung sinulat ko yung proposal, ang tinitingnan ko is yung problema ng eutrophication na dulot ng pagdami ng phosphorus at nitrogen fertilizers na ginagamit sa agrikultura at sa aquaculture. Pero nung kinausap ko na yung industriya, ang sabi nila, mas gusto nila actually tugunan yung problema nila sa labis na pagdami ng carbon dioxide galing sa respiration ng mga isda at saka shrimp. So, habang kinakausap namin yung industry partner, nagpipivot kami sa project namin kasi yung unang plano ay phosphorus lang tapos naidagdag namin yung carbon dioxide. So, buti na lang yung nanomaterials na ginawa namin from muscle shells ay nakakatanggal din ng carbon dioxide from the water. So, kahit na yung original na objective ng program ay just for phosphorus na removal,
dahil ang material namin ay nakakatanggal din ng carbon dioxide, hindi nasasayang yung resources at yung effort ng project. So dun nakikita natin na umpisa pa lang ng project, dapat kinakausap na natin yung target beneficiaries natin para mag-fit yung results ng technology natin sa kanilang kailangan talaga sa industriya. Okay, layunin po ng inisyatibang ito ang bawasan po ang pag-accumulate ng solid waste at mapabuti po ang ating kalikasan. Maaari niyo po bang i-elaborate kung paano po nakakatulong ang production po ng nanomaterials mula po sa shell ng tahong sa pagbawas po ng basura at posibleng mga environmental benefits po nito, Dr. Ponce? So sa Pilipinas, no, ang production natin ng mussel ay nasa 19,000 metric tons. Nasa kalahati nito ay nasa Western Visayas. So kung buong Pilipinas ay 19,000 metric tons, mga almost 10,000 metric tons nasa Visayas. Now kung nagpa-process ka ng mussel, 60 to 80% nito ay shells. Mga 20 to 40% lang ang nakakain. So kung meron tayong 9,000 metric tons ng mussel dito sa Western Visayas, nasa 6,000 metric tons noon ang naibabasura. Magiging gabundok ang itsura nito pag hindi natin natugunan at itinatapon lang siya sa gilid. So ang ginagawa ng proyekto ay rather than itapon yung mussel shells na galing sa pag-process ng mussel, kino-convert namin siya into nanomaterial. So from basura, nagiging nanomaterial siya na ginagamit namin sa aquaculture tsaka sa agriculture. So ginagawan mo ng halaga yung isang bagay na tinatapon na lang. Okay, Doktora, paano isinasagawa yung pagproseso ng mussel shell waste sa ilalim ng proyektong Avamos? At ano yung mga produkto at materyales na maaaring gawin mula dito na may positibong epekto sa ating agrikultura? So ang proyekto namin, marami kaming mga produkto na ginagawa dito. So una, kinokolekta muna namin yung shells galing sa gumagawa ng mussel patties at saka mga restaurant sa Western Visayas. Binibilad sa araw at pinupulbo para mas mapagbilis namin ang proseso sa laboratory. Now pag napulbo na siya, meron tayong tatlong steps sa paggawa ng materyales. So una, tinutunaw muna namin yung mussel shells. Pag natunaw na siya, yung produkto na ito ay pwede natin gawing calcium supplements sa pagkain tsaka sa feeds. Now, yung pangalawang proseso, dito na namin ginagawa yung materyales na nakakatanggal ng excess na phosphorus at carbon dioxide sa aquaculture waters. Ito yung tinatawag namin na nanoadsorbents kasi inaadsorb niya yung phosphorus at carbon dioxide na tinatapon sa tubig. Now, yung pangatlong hakbang, mula doon sa nanoadsorbent namin, ginagawa namin ng functionalization or naglalagay kami ng isa pang chemical para maging slow-release nitrogen and phosphorus fertilizer na ginagamit naman sa agrikultura. So ang kagandahan pag slow-release nitrogen and phosphorus fertilizer, hindi ito nakakasunog sa halaman, mas konti ang kailangan mong ilagay at mas madalang ang pag-apply. So nakakatipid ang mga farmers natin. At the same time, dahil slow-release fertilizer siya, hindi mabilis yung yung pagkatanggal niya from the environment. So hindi siya na dumadaloy sa kasama ng tubig pag umuulan. So napapangalagaan natin yung ating kalikasan kung meron kang slow release nitrogen and phosphorus fertilizer sa agrikultura. Ang galing ano ng kanilang ginagawa, no? Yung mga akala nating basura na, itatapon mo na lang. For instance, yung shell po ng tahong. Ang dami pa lang pwedeng mga produktong gawin, no? At mabuhay po kayo sa inisyatibang yan. At sana po ay mapalawak pa po natin ito pong ating aktibidad na ito. Salamat po sa pagbibigay po ng mahalagang detalye patungkol po sa inyong proyektong Avamos, Dr. Ponce. So muli, salamat po sa pagsama sa amin, Associate Professor ng Department of Chemistry, UP Visayas, Dr. Concepcion Ponce. Salamat po.